Sir, si Congressman Manuel, papa-imbestigahan nyo ba? Titingnan natin, titingnan natin. With all those voluminous revelation, it said a lot. Yung mga revelation ng mga estudyan ng mga former rebels na yun. Sir, sir, kung makapatunayan na miyembro nga siya ng CPP, ano yung magiging parusa sa kanya rin? Pinapatunayan ng mga former rebels. Oh, sir, yung mere membership of the CPP is not a crime. Pero yung pagre-recruit niya ng mga bata na magiging membro ng NPA, that is a crime. Basihan natin yung ating Anti-Terrorism Act. Krimen yan, yung pagre-recruit. At very clear, sinabi ng mga former members na nagre-recruit siya para mapunta sa NPA. Pero sir, mag-file kayo ng resolution. Resolution, Senate resolution. Pag-aralan muna namin how to deal with it. Pag-aralan namin. Parliamentary courtesy, kasi ka po babatan ko. Oh, kaya nga sinasabi ko, my love for this country goes above and beyond parliamentary courtesy. Lagwas lamang doon ang aking pagmamahal sa aking bansa. Pero sir, paano yung magiging proseso pag gano'n? Paano po yung process normally kapag gano'n na kapwa lawmaker yung i-investigan? Well, we have laws. We have existing laws na pwedeng na-violate. So, liable siya kung na-violate niya yung batas, particularly yung recruitment. Yung pagre-recruit ng mga kabataan papunta sa NPA. Sinabi pa nga nung isang resource person natin na former rebel na ilang days siya doon nag-stay sa kampo. Para ipakita lang doon talaga doon sa mga nirecruit niya na nandun siya. Pumunta siya sa mga kampo doon sa Mindanao. Sinabi nung mga former rebels. Paano yun, sir? Legislative inquiry on ETA? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Tingnan na lang ng mga government agencies natin na responsible para dyan sa investigation kung anong pwede lang gawin. I will use my oversight function ng aking committee kung anong dapat nilang gawin para aksyonan ito. Hindi natin pwede pabayaan yan. Hindi po pwede pabayaan yan na mamayagpag yung mga tao na yan na nasa gobyerno sila, meron silang nag-swear sila as a congressman, ha? Nag-swear yan. To all the constitutional dapat lahat ng mga saligang nasa saligang batas na mga batas na pinaiiral ay kusundin natin, di ba?